chapter 3, beginning from verse number 40 hanggang verse number 41 po. Lamentations chapter 3, verse number 40 to 41. Basahin ko po ang 40. Okay, lahat ng lalaki, may lalaki ba dito? Okay, konti lang pala kami. May lalaki ba dito? Amen. Parang hindi lalaki. Ulitin ko ha. May lalaki ba dito? Yung mga lalaki po, yung tunay na lalaki, basahin po natin yung verse 40. Yung mga babae, basahin po natin yung verse 41. Malinaw po yun? Okay, Lamentations chapter 3, verse 40. Lahat ng tunay na lalaki, handa, basa. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Verse number 41, tunay na babae, basa. Tayo po ay manalangin, Lord, ngayong oras na ito, muli pa kami po ay lumalapit sa inyo pong presensya. Humihingi po, Panginoon, ng habag. Humihingi po, Panginoon, ng biyaya. Anumang kasalanan, anumang bagay na aming inisip, sinabi, ginawa na hindi nagbigay ng kaluguran sa inyo, pakatawarin niyo po kami at linisin po ng inyong banal na dugo, Panginoong Jesus na nadanak sa krus ng Kalbaryo. Inaamin ko, Panginoon, I will make a public declaration that I need you right now, O God. Empower me, O Lord. Give me the wisdom and knowledge na akin pong kailangan for me to preach your word with power, with authority, with clarity, and with all humility. Wala pong ibang maitaas kundi tanging kayo lamang. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong presensya. With this I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po. Pwede na po kayong makaupo. Nung binigay po sa akin yung topic na Lamentations chapter 3 verse 40, ang theme po natin ngayon ay ano pong theme natin ngayon? Back on track. Bumalik sa, di ba? Doon po sa ating takbuhan, doon sa tamang daanan. Now, akin pong pinag-isipan, pinag-aralan ko po ang salita ng Panginoon at humingi po ako ng karunungan sa Panginoon. At ang una ko pong makikita, ang una ko po, Panginoon, kapatid, na napansin, ang sabi po ng Biblia sa Proverbs chapter 14, in verse number 14, that a backslider in heart shall be filled with his own ways. So kung bakit kailangang bumalik pagkat lumihis. Hindi ka naman babalik kung hindi ka lumihis eh. Alam niyo po yung salitang lumihis na off tangent. Hindi ka naman kailangang bumalik kung nananatili ka sa tamang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka naman kailangang bumalik kung nanatili ka sa layunin ng Diyos sa buhay mo bilang kabataan at bilang Kristiyano. So in here in Lamentations chapter 3 in verse number 14, sinabi ni Jeremiah na let us search our ways, tingnan natin ang ating puso, siyasatin natin yung ating daanin, at ano po, tayo'y muling bumalik sa Panginoon. Alam nyo kapatid, lahat ng paraan gagawin ng kaaway na Diablo para ang kabataan, para ang isang mananampalataya ay mawala sa kanyang kalooban. Alam nyo ba, ang kaaway may mission din? Ang sabi ng Biblia in John chapter 10 in verse number 10, ang kaaway ay pumunta to steal, to kill, and to destroy. Ang nais ng Diablo ay sirain ka, nakawin yung kaligayahan mo, patayin ka, at wasakin ka. Kapagkat hindi na maaalis ng kaaway na Diablo yung kaligtasan mo eh. Once na ligtas ka na kapatid. Pero ang gagawin ng kaaway na Diablo, magbibigay siya ng maraming dahilan at maraming paraan para ano? Para pabagalin niya ang iyong paglago sa pananampalataya upang hindi ka magamit sa gawain ng Panginoon. Para imbis na maging blessing ka, maging burden ka, na imbis na maging katuwang ka, maging katitisuran ka ng madami. Yan yung nais ng kaaway na Diablo. So anong ginagawa ng kaaway na Diablo? Una, ang misyon ng kaaway na Diablo, Satan wants us to depart from the Word. Nais ng Diablo na lumayo ka sa salita ng Diyos. A backslider in heart shall be filled with his own ways. Ang unang aalisin ng Diablo sa'yo, yung tamis ng salita ng Panginoon, yung pagbabasa mo ng kanyang salita, yung pag-meditate mo ng Word of God. Bakit? Ang sabi ng Joshua chapter 1 in verse number 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do what is written therein. Kapatid, paano mo ma-observe kung hindi mo binabasa? Paano mo gagawin kung hindi mo nalalaman? Kaya maraming kabataan, maraming Kristiyano ang madaling bumagsak pagkat hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Pagkat kung bakit maraming kabataan, maraming mananampalataya ang madaling tumalikod pagkat hindi na nila nababasa, nabubuklat, na meditate ang Word of God pagkat napaka-busy nila. Remember, you can be busy but not productive.
Pwede kang abala sa Facebook pero wala kang na-accomplish sa maghapon. Biruin mo, pag tinanong mo ang isang mananampalataya, bakit hindi ka nakapagbasa ng Biblia? Ang sagot, ang dami ko kasing ginagawa eh. Pero may time sa Facebook, may time sa panonood ng TV, may time sa paglalaro ng Mobile Legends, may time sa paglalaro ng Dota, may time sa paglalaro ng League of Legends, may time sa paglalaro ng Dota 2, may time sa paglalaro ng PUBG, may time sa pagpi-Facebook, may time sa mga bagay ng sanlibutan na yan, pero walang time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kapatid, if you are praying for spiritual growth, huwag mo lang ipanalangin na magkaroon ka talaga ng desire na lumago sa pananampalataya, na pag pumunta ka sa church, hindi ka lang sa screen nakatingin, kundi may daladala ka mismong sarili mong Biblia. Amen? Why? Pagkat yung mission ng Diablo eh, Satan wants us to depart from God's Word. How can you meditate the Word of God kung wala kang Word of God? Pastor, meron naman akong cellphone, wala namang holy cellphone eh. Wala namang holy cellphone eh. Saan mag-uumpisa ang pagbabackslide? Kapag yung personal na relasyon mo sa Diyos ay pinabayaan mo. Pangalawang misyon ng kaaway na Diablo, Satan wants us to delight in the world. Yung kinukuha ng kaaway na Diablo, yung attention mo, yung maging matuwa ka na sa kaaway na Diablo. Yung matuwa ka na sa nangyayari sa sanlibutan ito. Yung pagdating sa Panginoon, wala kang panahon. Pero pagdating sa sanlibutan, ang dami-dami mong panahon. Na pag niyaya ka sa basketball, go ka. Kapag niyaya ka maglaro ng computer, go ka. Pero pagdating sa pag-aaral ng salita niya, ang dami mong dahilan, kapatid. Why? Because Satan wants you to delight in the world. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ni David, I delight to do thy will. Kapatid, masaya ka pa ba sa Diyos? Laging tinatanong, pag may nagbe-break, lagi ang dahilan, pasensya ka na, hindi na ako masaya sa iyo eh. Ngayong gabing ito, masaya ka pa ba sa Diyos? Baka sinasabi mo lang masaya po, pero deep within, or your actions, dinideny niya yung kasiyahan na yan. Masaya ka pa ba sa Diyos? Tingnan ko nga yung music sa cellphone mo, yun ang magsasabi kung masaya ka pa sa Kanya. Kasi kung masaya ka pa, sigurado ko ang laman yan, Amazing Grace. Sigurado ko kung masaya ka sa Kanya, because He lives. Sigurado ko kung masaya ka pa sa Kanya at the cross. Sigurado ko kung masaya ka pa sa Kanya in Christ alone. Pero kung titingnan natin yung awitin dyan sa iyong cellphone, anong laman yan? May lakad ka ba mamaya? Baka sakaling wala kang ginagawa. Baka sakaling di ka pwede sa bagay, marami din akong ginagawa. Baka napapaisip ka, bakit ako nangangamusta? Diba? Baka kapatid, kung ano-anong bagay ang laman ng cellphone mo. Bakit, pastor? Kasi dancer ako dati eh. Kapatid, ang gusto ng Diablo, mawala yung kasiyahan mo kay Kristo at mabaling sa mundong ito. Pangatlong misyon ng kaaway na Diablo. Ano yung una? Satan wants us to depart from the Word. Satan wants us to delight in the world. Third, Satan wants us to be divided in the work. Yung imbis na magsama-sama, lagi ka na lang nandun sa isang tabi. Yung imbis na maki-join ka sa fellowship, andun ka lang sa sulok, iniisip mo, ano kaya yung kakainin mamaya? Kapatid, ang sabi ng Biblia in Psalm 133 in verse number 1, Behold how good and pleasant it is for a brethren to dwell together in unity. Kapatid, ang Diablo, ang nais niya, huwag kang sumama sa soul winning. Ang nais ng Diablo, huwag kang maging bahagi ng gawain. Ang nais ng Diablo, maging isipin ka ng pastor mo, na iniisip lagi ng pastor mo, ano kaya problema ng kapatid na to? Nagpipreach naman ako ng tama, pero bakit hindi siya sumasagot sa panawagan ng Panginoong Heso Kristo? Yung lagi na lang, pag nagpipreach, lagi ka na lang may side comments, tamo yun, hindi maganda yung, tamo, mali yung grammar ni pastor. Tamo, hindi maganda yung bihis ni pastor. Tamo, yung buhok ni pastor nagugulo. Kapatid, young people, wag niyong agawan ng trabaho ang Diablo, okay? Baka magalit ang Diablo niyan. Pambira itong kabataan na to. Trabaho ko yung mamula, pero siya yung namumula. Grabe itong kabataan na to. Problema ko, trabaho ko yung mag-discourage, tapos siya yung nandi-discourage. Pambira itong Kristiyanong to. Trabaho ko na, huwag
di ba, trabaho ko na i-divide ang church, pero siya yung nagdi-divide. Kapatid, baka magalit yung kaawin na Diablo, tirahin ka niyan. Huwag mong agawan ang kaawin na Diablo sa trabaho niya. Pagkat ang trabaho bumilang Kristiyano ay papurihan siya. Amen? Now, andan na ba tayo sa mensahe natin ngayong gabing to? Now, nagkaroon po ng problema ang Jerusalem, ang Israel, nagkaroon po ng problema. Nagalit po ang Diyos sa bansang Israel. My number one point in Lamentations chapter 3 is bakit kailangan nilang bumalik sa Panginoon? Una, pagkat ang Panginoon, ang pamagat po pala ng mensahe ko ngayon is the message for the message. Ang mensahe sa isang magulong panahon. The message for the message. Now, bakit sinabi ni Jeremiah, bumalik tayo sa Panginoon, tingnan yung puso nyo, siyasatin natin. Number one, God's displeasure with His people. Sabihin nyo nga po, displeasure. Ang Panginoon nagalit sa tao niya, sa bayan niya. Binasa ko po, bago ko pala po ang Lamentations, may Jeremiah muna. Nagalit po ang Diyos sa bansang Israel pagkat ang sabi po ng Biblia in Jeremiah chapter 2 in verse number 8. The priest said not, where is the Lord? And they that handle the law knew me not. The pastors also transgressed against me. And the prophets prophesied by Baal and walk after things that do not profit. In verse number 11, hath a nation changed their gods, which are ye no gods, but my people have changed their glory for that which doth not profit. Ang Panginoon hindi nalugod sa kanyang bansa. Bakit? Because of their idolatry. Pagkat imbis na tunay at buhay na Diyos ang kanilang sambahin, ang sinasamba nila ay isang Diyos-Diyosan. Hindi tunay na Diyos. Alam niyo po ba, kapatid? Pag sinabi natin Diyos-Diyosan, ang konsepto agad natin, ito yung gawa sa kahoy, ito yung gawa sa bato na inanyuan. Kapatid, anumang bagay ang inuuna mo bago ang Diyos, ang tawag natin dyan, Diyos-Diyosan. Kapag mas inuuna mo yung love life mo kaysa sa Diyos, ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Kapag inuuna mo yung paglalaro ng computer kaysa sa Diyos, ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Kapag inuuna mo yung cellphone mo kaysa sa Diyos, ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Ang kailangan natin ngayon, hindi lang Christians eh. Ang kailangan natin ngayon, committed Christians. Ang dami kasi nagkiklaim, Kristiyano ko. Pero nagiinom. Kristiyano ko, pero nagbibisyo. Kristiyano ko. In-hear sila nga ay tao ng Diyos, pero ang Panginoon hindi na nalugod sa kanila. Why? Because of their idolatry. Hindi lang sila idolatrous, but secondly, bakit na hindi nalugod ang Panginoon sa kanya? Because of their iniquities. Grabe kapatid yung immorality ng panahon na to. Grabe yung paggawa ng kasalanan ng bansang ito. Tinalikuran nila ang Diyos, iniwan nila ang Diyos, the reason kung bakit ang Diyos hindi na nalugod sa kanila. Kapatid, kapag hindi na ang Diyos ang nangunguna sa buhay mo, sabihin ko sa iyo, hindi na nalulugod sa iyo ang Diyos. Kapag ikaw, swaring sabihin mo, Pastor, hindi pa naman ako pinapaalo ng Diyos eh. Pastor, wala pa namang masamang nangyayari sa akin eh. Pero sabihin ko sa iyo, totoo ang salita ng Diyos na ang kanyang anak pinapaalo niya. So mag-isip ka kung anak ka talaga niya. Kasi kung anak ka niya, papaluin ka niya talaga. Bakit hindi nalugod ang Panginoon? Because of their iniquities. Ang sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. And third, bakit nagalit ang Diyos sa kanila? Napakasimple. Not just their idolatry, not just because of their iniquities, but third, because of their insensitivity. Tingnan po natin ang sinabi ng salita ng Diyos in verse number 21 of Jeremiah chapter 3.
Jeremiah chapter 3 in verse number 21. Ang sabi po ng Biblia, a voice was heard upon the high places, weeping and supplications of the children of Israel, for they have perverted their way and they have forgotten the Lord their God. Alam niyo po yung problema sa regenerasyon ngayon, we are too sensitive for being sensitive. Napaka-sensitibo natin sa pagiging sensitibo. Pastor, parang ang gulo. Diba? Inisipin natin ha, kapag may nagsabi sa yung masama, anong tendency mo? Sabihan mo rin ang masama. Tama, Kuya Christian. Pag sinabi mo, ang pangit mo, anong tendency mo? Pangit mo din, pati lolo mo, pati tatay mo, pati nanay mo, pati kalululuhan mo, lahat kayo pangit, pati ate mo, pati kuya mo, lahat kayo pangit. Ang gusto lagi nating makuha ay thumbs up saan? Sa Facebook. Gusto natin lahat ay heart sa Instagram. Gusto natin lahat maraming followers sa Twitter at sa Instagram. We want to be accepted. Not to the extent na nagko-compromise na pala tayo, na hindi pala gusto ng Diyos yun, tayo lang pala yung may gusto. Gusto natin ang relationship goals. Gusto natin ang isang relasyon na napaka-bongga, napaka-perpekto, nahahangaan ng lahat. Pero yung tanong, hindi ibig sabihin na maraming nagla-like dyan, tama na yan. Hindi ibig sabihin na maraming nag-heart dyan, tama yan sa paningin ng Diyos. Kapatid, minsan napaka-sensitibo natin sa nararamdaman natin, pero hindi tayo sensitibo sa nararamdaman ng Diyos natin. Kagaya ng bansang Israel, ito yung gusto namin, ito yung gusto ko, ito yung nais namin, ito yung nais namin gawin. Napaka-sensitibo nila sa gusto nilang gawin, pero hindi sila sensitibo sa nararamdaman ng Diyos. Kapatid, una sa lahat, kung ikaw ay mananampalataya, dapat alam mo ang puso ng Diyos. Dapat alam mo na pag ginawa mo yung bagay na yan, hindi siya matutuwa. Dapat alam mo na pag nag-commit ka ng fornication, hindi natutuwa ang Diyos. Dapat alam mo na kapag inuna mo ang mundo bago sa Diyos, alam mong hindi nalulugod ang Panginoon. In the book of James, know ye not that friendship with the world is enmity with God. Whosoever is the friend of the world is the enemy of God. Napaka-sensitibo mo sa sasabihin ng ibang tao. Bakit ba ang haba ng palda mo? Bakit ba ganyan yung hati ng buhok mo? Dapat yung buhok mo ganito. Dapat yung buhok mo kulay gold. Dapat ganito, kulay gray. Dapat yung buhok mo, dapat ganito. Napaka-sensitive mo sa approval ng mundo, pero napaka-insensitive mo sa approval ng Diyos mo. Never allow the culture of this world to dictate your standard. Because our standard should be the Word of God. Andiyan pa kayo? Kung bakit hindi nalugod ang Panginoon sa bansang Israel? Why? Pagkat napaka-insensitive nila, nasasaktan na pala nila ang Diyos. Sino ba yung Diyos na yon? Yung Diyos na naghati ng dagat na pula sa kanila. Yung Diyos na nag-provide ng pagkain sa kanila. Yung Diyos na nagpalaya sa Egypt sa kanila. Yung Diyos na nagbigay ng pillar of clouds para huwag silang mainitan. Yung Diyos na nagbigay ng pillar of fire para huwag silang lamigin. Ang Diyos na nagbigay ng tubig nung sila'y nasa disyerto. Yung Diyos na gumawa ng himala. Pero after all those things, after what God did, iniwan nila ang Panginoon. Tinalikuran nila ang Panginoon at ang sinunod nila ay ang kanilang kagustuhan. Kapatid, after what God did to you, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Binigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak para sa iyo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. It was not an easy road. It was not an easy task. He gave His all for you and for me. Pero nakakalungkot, napaka-insensitive mo kapatid. Mali na nga yung ginagawa mo, pinagpapatuloy mo pa. Mali na nga yung pinupost mo, pinupost mo pa. Mali na nga yung paglakad mo, nagpapatuloy ka pa rin sa maling bagay na yan. Mali na nga eh. Kapatid, huwag kang maging insensitive sa nararamdaman ng Diyos. You ask yourself tonight, ito bang ginagawa ko? Ito bang relasyon na meron ako ngayon? Ito ba'y kalooban ng Diyos? O kagustuhan ko lang to. God's displeasure with His people. At dahil hindi nalugod ang Diyos sa kanyang mga tao, what happened? God's dealing with His people. Hindi na ako nalulugod sa iyo. Sige, papaluin ko na kayo.
Nagpadala ang Panginoon ng palo sa bansang Israel sa pamamagitan ng Babylon, King Nebuchadnezzar. Sinakop ni King Nebuchadnezzar at grabe yung paghihirap ng bayan ng Panginoon. Huwag mong hintayin na mapuno ang Diyos sa'yo. Maaring ngayon, nakakatsamba ka pa. Pero darating ang panahon, mapupuno rin ang Diyos sa'yo. Pastor, di ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Yes, but God also is a God of justice. Di ba po ang Diyos ay Diyos na mapagmahal? Opo, pero ang Diyos ay Diyos din na namamalo. At ang kanyang iniibig, pinapalo niya. So what happened in Book of Lamentations chapter 3 in verse number 1? Makikita po natin, Lamentations chapter 3 in verse number 1, ang sabi po ng Biblia, ito, I am the man that had seen affliction by the rod of God. He hath led me and brought me into darkness, but not into light. Surely against me is he turned. He turneth his hand against me all the day. My flesh and my skin hath he made old. He hath broken my bones. He hath builded against me and compassed me with gall and travail. He hath set me in dark places as they that be dead of old. He hath hedged me about that I cannot get out. He hath made my chain heavy. Anong makikita natin dyan? First, dinil ng Panginoon yung kanyang mga anak pagkat hindi na siya nalulugod. Their pain. Alam niyo yung pinakamasakit? Yung mismong ang Diyos na ang tumalikod sa'yo. Yung mismong pinabayaan ka na ng Diyos. So sige, yan ang gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Yan ang nangyari sa bansang ito. Tinaguri ang people of God. Tinaguro ang nation of God. Pero dahil hindi nalugod ang Panginoon, bahala kayo. That's it. Yung Diyos na mahal ang kanyang bayan, ngayon ay Diyos na tinutuwid ang kanyang bayan. Hindi ito ginawa ng Panginoon para lang pagdusahin ang bansang Israel, para pagdasahin ng Juda, kundi ginawa ito ng Panginoon para tuwirin sila. Alam nyo, minsan, huwag mong isipin na lagi na lang pagsubok yung nangyayari sa buhay mo. Kung Kristiyano ka, baka hindi pagsubok yan. Baka pagpapalo na yan ng Panginoon sa'yo. Pagkat alam ng Diyos na may bagay na hindi mo dapat gawin, pero patuloy pa rin na ginagawa mo. Pastor, bakit ba ako nagdadanas ng paghihirap na to? Isipin mo muna kapatid, i-evaluate mo ang sarili mo. Baka naman may kasalanan kang tinatago. Na kapag pinausap mo si Pastor, parang ang bait-bait mo. Pero sa totoo pala, may tinatago kayong dalawa. Pastor, bakit ba ako bumagsak sa exam? Isipin mo kapatid, kaya baka siguro bumagsak ka sa board exam kasi may tinatago kang kasalanan. Their pain. And secondly, their poverty. Alam mo yung pinakamahirap? Ang pinakamahirap ay hindi yung walang pera. Ang pinakamahirap hindi yung walang bahay. Yung pinakamahirap, yung wala ka sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Biblia in the Book of Lamentations, chapter 3. Andiyan ba kayo? In verse number 8, ang sabi po ng Biblia, nililipad po yung page ng Bible ko, yan, okay na. Also, when I cry and shout, he shutteth out my prayer. Pero yun mo, nagpe-pray si Jeremiah, pero ang sabi, he shutteth out my prayer. Hindi niya dinidinig ang panalangin ko. In verse number 9, he hath enclosed my ways with hewn stone, he hath made my paths crooked. He was unto me as a bear lying in wait, and as a lion in secret places. He hath turned aside my ways, and pulled me in pieces. He hath made me desolate. He hath bent his bow, and set me as a mark for the arrow. Biruin mo si Jeremiah, naging target. Sabi ng Biblia, he hath set his bow, at ginawa niya akong target. Patamaan. Ang pinakamahirap na Kristiyano, yung Kristiyano ka nga, pero wala kang banal na takot sa Panginoon. Yung Kristiyano ka nga, pero ang layo-layo ng puso mo sa Panginoon. Why? Pagkat hindi nalugod ang Panginoon, huwag mong hintayin na hindi na malugod ang Panginoon sa buhay mo. Pagkat ikaw lang din ang masasaktan,
ikaw lang din ang mahihirapan. And not just their pain, not just their poverty, but their punishment. Ang layo ng Panginoon, hindi na sila dininig. Sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Yun yung ginawa. Ito yung nangyari sa bansang Israel in the book of in Jeremiah in the book of Lamentations in verse number 17. And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. Kapatid, kapag ang Diyos hindi na nalulugod sa'yo, anong nangyari dito? Nakalimutan nila. Ano ba yung pagpapala? Tama yung sinabi ni Pastor Abel kanina, ang Diablo nagpapala din. Pero may kapalit. Kapag ikaw hindi nasunod sa Diyos, Pastor, okay lang naman ako eh, kapatid, okay ka lang, ang tagal mong hindi nag-church. Pastor, okay lang naman ako, kapatid, okay ka lang, hindi ka nagbabasa ng Bible. Pastor, okay lang ako, okay ka lang, hindi ka umaattend ng prayer meeting. Pastor, okay lang ako, okay ka lang, kapatid, wala kang parte sa ministry ng Panginoon. Pastor, okay lang ako, kapatid, kung hindi ka okay sa Panginoon ngayon, umamin ka na. Ikaw din ang mahihirapan. For God resisteth the proud and giveth more grace to the humble. Itong bansang Israel, ang layo-layo na nila sa Panginoon, pero ayaw pa rin nilang umamin na malayo sila sa Panginoon. That's why gumamit ang Panginoon ng isang propeta, si Prophet Jeremiah, to preach the word of God. And third, ang sabi ng Biblia, and third, first, God's what? Displeasure with His people. Second, God's dealing with His people. Third, God's design for His people. Kasi may disenyo ang Diyos sa kanyang mga anak eh. Ano yung disenyo ng Diyos? Una, ang disenyo ng Diyos is to please Him. In Jeremiah chapter 15, verse number 4, ang sabi ng Bible, in those days, and in that time, saith the Lord, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together, going and weeping, they shall go, and seek the Lord their God. So kung bakit pala naggalit ang Panginoon, kung bakit may punishment ang Panginoon, pagkat ang gusto niya, magising itong Israel, itong Judah, na teka lang, bumalik kayo sa akin. Now, bakit, anong disenyo ng Diyos sa kanyang mga anak? Una, to please Him. In Psalm 147, in verse number 11, the Word of God says, the Lord taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. Question, natutuwa pa kaya ang Diyos sa iyo? Kapag tinignan kaya ng Diyos si Crispin, sasabihin niya, Crispin, nasan si Basilio? Ay, hindi pala. Natutuwa pa kaya ang Diyos kay Crispin? Nalulugod pa kaya ang Diyos sa buhay mo? Kapag nasa eskwelahan ka, natutuwa kaya ang Diyos sa iyo? Proud kaya ang Diyos sa iyo? O, Diablo, tingnan mo yung anak ko na yun. Ang daming nanliligaw, pero nire-reject niya. O, tamo yan, Satanas, o, habang nagsasayawan yung mga klase niya, siya nandun lang sa upuan, nagawa ng assignment, nagawa ng project, hindi siya nakikisayaw. The Lord taketh pleasure in them that fear Him. Napakasimple, kapag hindi na nalulugod at tutuwa ang Diyos sa'yo, ibig sabihin, hindi mo na siya kinakatakutan. Ito yung banal na pagkatakot sa Panginoon eh. Kasi kung sa sarili mo lang, ikaw aasa, at kung sarili mo lang ang masusunod, eh kapatid, kung ano yung magpapasaya sa'yo, yun ang gagawin mo. Pero ang sabi ng Biblia, the Lord taketh pleasure in them that fear Him. Sino ang gusto mong maging masaya sa buhay mo bilang mananampalataya? Sarili mo o si Kristo? Pero ang Diyos kayo nalulugod pa sa'yo, Jether? Baka pagkatapos nitong camp na to, pagkatapos ng convention na to, do you love me? Are you riding? Na-na-na-na-na-na-na. Di ba? Nalulugod kaya ang Diyos sa musikang pinapakinggan mo? Nalulugod kaya ang Diyos sa buhay mo? Ang daling sabihin na mahal kita, Panginoon. Ang dali, kapatid, sabihin, Lord, I love you, sa laway. Pero hindi, kapatid, patungkol lang sa I love you yan eh. Dapat makita sa buhay mo na talagang mahal mo si Kristo, na dapat nalulugod siya sa buhay mo.
No, bakit ba? Ano ba yung design ng Panginoon sa akin bilang mananampalataya? Una, Hans, ang design sa iyo ng Diyos, malugod mo siya. Pangalawa, ang design ng Diyos sa iyo, Hans, ay ito. Purihin mo siya. Sabihin niyo nga, praise. Sabi po ng Biblia, tingnan niyo po ha, in Lamentations chapter 3, in verse number 40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Verse 41, let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. Ano ibig sabihin niya? That is praise. That is worship. Let us lift up our hearts. Itaas natin ang ating puso with our hands unto God. That is worship. Kapatid, kapag ikaw hindi mo na ma-worship ang Panginoon, hindi mo na ma-praise ang Panginoon, very simple, malayo ka na sa Kanya. Yung habang yung ibang taas-taas ng boses, sigaw na sa pagkanta ng to God be the glory, ikaw nakatayo lang, nakatingin. Praise the Lord. Praise the Lord. At the earth. Bakit kapatid ganyan ako mati? Pastor, hindi maganda yung boses ko. Kapatid, hindi naman. Wala namang bakilang mabanganong sa boses mo eh. Lalo na pagdating sa congregational singing. Hindi naman pagandaan eh. Pag congregational singing, hindi pagandaan ng boses yan. Patamaan ng puso yan. Eh, pastor, hindi ko alam kung nasa tono ko eh. Kahit na kapatid, if you are worshiping God, God's design for you is to praise Him. Wala nang ibang maitaas, kundi siya sa buhay mo. Sige, pastor, kahit wala ako sa tono, yes, to God be the glory, great things He had done. Diba? Pastor, wala talaga sa tono, okay lang yan. At least yung puso mo nakatono sa Panginoon. Kasi it will be difficult for you to praise God kung mismong puso mo wala sa tono sa Panginoon. Out of tune kumbaga. Pero kapag ang puso mo nakatono sa Panginoon, sige Panginoon, aawitan kita. Kakanta ako sa iyo, congregational singing kapatid. Kung pangit ang boses mo, yun lang yung pagkakataon mong makakanta. Kaya i-grab mo na yung opportunity, tama? Kung maganda yung boses mo, at least may bonus ka pa. Pwede ka mag-special number. Pero kung hindi talaga yun ang gift ng Panginoon sa'yo, i-grab mo na yung opportunity na kapag sa congregational singing, ibuhos mo na lahat para sa Panginoon. Amen? Ano ba yung disenyo ng Diyos para sa'yo bilang mananampalataya? Una, Crispin, para malugod siya sa buhay mo. Pangalawa, para mapapurihan siya. Pangatlo, para maiproclaim ang Panginoon sa buhay mo. Pastor, what's that proclamation? Pag sinabi natin proclaim, it should be in public. Iniligtas ka ng Diyos hindi lang para maupo. Iniligtas ka ng Diyos para malaman ng iba na may tagapagligtas. Ye are the light of the world. Ang sabi ng Bible in the book of Matthew, let your light so shine before man that they might see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ikaw yung ilaw. Let your light so shine. May dalawang klase ng ilaw. Isang ilaw na nagliliwanag at isang ilaw na hindi nagliliwanag. Kung ilaw ka, anong klaseng ilaw ka? Ikaw ba yung ilaw na pundido o ikaw yung ilaw na nagliliwanag? Isa lang ang tiyak ako. Dun sa ilaw na hindi nagliliwanag, inaalis yan, tinatapon na, walang kwente. Pero yung isang ilaw na nagliliwanag, hayaan mo lang yan dyan. Bakit? Nagbibigay yan ng kaliwanagan eh. Pag madilim, kapatid, wala kang alam na kulay. Alam mo ba yung pink pag madilim? Alam mo ba yung white kapag madilim? Alam mo ba yung kulay blue kapag madilim? I think hindi. Gusto niya ng sample? Pag madilim ang paligid, hindi mo alam kung ano yung black or lahat yung black. Hindi mo alam kung ano yung blue. Hindi mo alam yung violet. Hindi mo alam kung ano yung kulay na yan. Lahat yan madilim. Pero pag may liwanag, madidistinguish mo ngayon, ah, ito blue, ah, ito pala violet, ah, ito pala white, ah, ito pala maroon, ah, ito pala mink, ah, ito violet. Diba? Let your light so shine. Kapag ikaw nasa liwanag ni Kristo, dapat madistinguish mo alin yung tama at mali. Why? Because nandun ka sa liwanag ng Panginoon eh. Pagkat nagliliwanag ka, I remember the song, this little light of mine,
I'm gonna let it shine, this little light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Don't let Satan blow it out, I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Ang nais ng Diablo, huwag kang magliwanag. Ang nais ng Diablo, magsilbing ilaw ka lang, pero ilaw na walang silbi. Pero ang hangarin ng Diyos sa'yo, iniligtas ka niya, pagkat siya'y may dahilan, at ang dahilan na yon ay para magbigay ng kaluguran sa kanya, para maging kasiyahan niya, at para maiproklama ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Pero kapatid, kapag hindi mo nagagawa yung disenyo ng Diyos sa buhay mo, anong mangyayari? Displeasure ka sa Diyos. Pero huwag natin tapusin ang mensahe ng ganitong paraan. Napakaganda ng sinabi ni Jeremiah na kahit pakiramdam niya ang layo-layo ng Diyos, pero ang sabi ng Biblia in Lamentations chapter 3, in verse number 19, ang sabi ng Bible, remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul had them still in remembrance and is still and is humbled in me. These I recall to my mind. Therefore, I have hope. What is that hope? Naalala ko. At ito yung pag-asa ko. Ano yun? In verse number 22, ang sabi ng Bible, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassions fail not. Because of His mercies, the Lord's mercies, we are not consumed because His passion fail not. In verse number 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Kapatid, bumagsak ka man. Ngayong oras man ito, ang layo-layo mo sa Panginoon. But let me remind you, number one, remember God's faithfulness. Tapat ang Diyos. Sabi ni Jeremiah, kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo, hindi pa rin tayo ubos, kung bakit may natitira pa rin sa lahi natin pagkat napakabiyaya ng Panginoon, pagkat ng kanyang habag, pagkat ng kanyang katapatan. Kapatid, nagkamali ka man, tapat pa rin ng Diyos. Maaring ngayon feeling mo ang layo-layo mo sa Panginoon. But let me remind you of one thing, let me remind you of the faithfulness of God. It is new every morning. Lord, great is your faithfulness. Naalala ko si Peter. Naalala ko si Peter, ang sabi ni Peter sa Panginoon, Panginoon, hayaan mo akong lumakad sa tubig. At nung si Peter ay lumalakad na sa tubig, bago pa lang po si Peter lumakad sa tubig, ang lakas na ng hangin, ang lakas na ng alon, yung ibang alagad na natili sa bangka. Pero si Peter, pinili niyang lumapit sa Panginoon. At habang lumalapit siya sa Panginoon, nakita ni Peter yung boisterous wind. Naramdaman ni Peter yung malakas na hangin. Nakita ni Peter yung malakas na alon. At ang sabi ng Biblia, si Peter ay nagsimulang lumubog. At sabi ng Panginoon kay Peter, after niyang isave si Peter, sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, O ye of little faith. The next question, wherefore didst thou doubt? Sa Tagalog, Peter, bakit ka nagduda? Kristiyano, bakit ka nagduda? Nakalakad ka na sa tubig. Maring ganun ni Peter, nakalakad ka na sa tubig, pero bakit nagduda ka pa? Peter, maaring nakadalawa o tatlong hakbang si Peter sa tubig. Maaring malapit na siya sa Panginoon. Pero the question of the Lord Jesus Christ, Peter, wherefore didst thou doubt? Pedro, bakit nagduda ka? Bakit ngayon ka pa nagduda? Kung kailan napatunayan mo na ako sa buhay mo? Kristiyano, bakit ngayon ka pa magbabakslide? Kung napatunayan mo na ang katapatan ng Diyos sa buhay mo? Bakit ngayon ka pa lalayo? Kung ang Panginoon niniligtas ka na mula sa apoy ng impyerno, bakit ngayon ka pa nagduda? Kapatid, kung pera lang yung kailangan mo, kung meron kang Diyos, nasa iyo na ang lahat. Kapatid, kung health lang yung problema mo, why not come to the Jehovah Rapha? The Lord is my healer. Kapatid, kung love life lang ang problema mo, those that wait upon the Lord shall renew their strength. Kahit anong problema pa yan, kapatid, napatunayan mo na ng maraming beses ang Panginoon sa buhay mo, bakit ngayon ka pa magdududa?
Naalala ni Jeremiah kung paano hinati ng Panginoon yung dagat na pula. Naalala ni Jeremiah yung pagpo-provide ng mana ng Diyos sa bansang Israel. Naalala ni Jeremiah yung kabutihan ng Diyos. Kaya sinabi niya de Jeremiah, "The Lord, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Great is thy faithfulness." Great is the faithfulness of God. Kapatid, bakit ngayon ka pa magdududa? Pastor, hanggang ngayon, hindi paligtas yung pamilya ko eh. Ngayon ka pa ba magdududa? Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa isang sitwasyon para pabayaan ka lang. Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa isang sitwasyon para iwan ka lang. There's one thing I am sure of. Na siya ay the same God of yesterday, today, and forever. Na kapag sinabi niyang, "I will never leave you nor forsake you," He will never leave you nor forsake you. Na kapag sinabi niyang, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not," gagawin niya yun. Why? Pagkat siya ay Diyos na matapat sa pangako niya. Remember God's faithfulness. Second, reconsider your goings. Ang sabi ng Lamentations chapter 3 in verse number 40, "Let us search and try our ways." Siyasatin nating maigi. Tingnan natin maigi. Tingnan natin kung tama pa ba yung ginagawa natin. Kasi grabe yung katapatan ng Diyos eh. Grabe yung ginawa ng Diyos sa atin eh. Let us reconsider our goings now. Ano yung ginagawa natin? Pleasing pa ba ito sa Panginoon? Subukan natin yung ginagawa natin. Tingnan natin, itest natin kung nag-glorify pa ang Panginoon. The simple message of Jeremiah to God's people. The same message with you. Nakilang katapatan ng Diyos. Siya sa atin mong maigi, kapatid. Baka may kasalanan pang natatago dyan sa puso mo na hindi nagbibigay kalukuran sa Diyos. Third, return to God's way. Balik ka na sa Diyos. Balik ka na. I-delete mo na yung music na hindi nagbigay ng kalukuran sa Diyos. I-delete mo na yan. Iwanan mo na yung relationship na alam mong hindi kalooban ng Diyos. Balik ka na sa Kanya. Hindi ka naman para pabayaan niya eh. Natandaan mo ba yung panahon na sinabi mong, "I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back. No turning back." Pero bakit tumalikod ka? Pero ngayong gabi, ang mensahe ng Diyos, balik ka na. Tama na yung mga panahon na ginugol mo sa sanlibutan. Balik ka na. Tama na yung nasaktan ka ng mundong ito. Balik ka na sa Panginoon na hayaan mong buuin ka niya. Tama na yung mga panahon na ginugol mo na umiiyak gawa niya. Gawa nung nanligaw sa'yo, oras na para bumalik ka sa tunay na nagmamahal sa'yo. Kapatid, balik na tayo. Sinabi ni Jeremiah, "Let us turn again to the Lord." At ang Diyos naghihintay lang. Naghihintay lang sa'yo. Puso lang layo ko na eh. Sabi ng Panginoon, Hakbang niya. You will meet halfway. Balik ka na sa Panginoon. Nasaktan ka, pinaglaruan ka ng mundo. Psalm 147, verse number 3. "He healed the broken in hearts and binded up their wounds." May isang bata. Nasunog yung bahay niya. Ang sabi ng tatay niya, "Anak, talon! Talon ka, anak!" Ang sabi ng bata, "Tay, ayoko!
Ang kapal ng usok, tay. Wala akong makita. Ang sabi ng tatay, anak, talon ka lang. Tay, wala akong makita. Hindi kita makita, tay. Ayokong dumalon. Ang sabi ng tatay, anak, hindi mahalaga kung kita mo ko. Ang mahalaga, kita kita. You come again to the Lord tonight. Wala siyang pakialam sa nakaraan mo. Wala siyang pakialam sa pagtalikod mo. Ang pakialam niya ngayon ay ang pagbabalik mo. Every head bow, every eyes closed. Let's pray, Lord, tonight. We are begging for mercy. We are begging for your grace. Kita niyo po ang buhay ng bawat isa. Kita niyo po kung gaano nakalayo yung puso ng marami sa inyo. Kita niyo po kung paano kami pinaglaruan ng kaaway. Pero Panginoon, salamat sa sinabi ni Jeremiah, let us turn again to God. Balik na tayo sa Diyos. Kristiyano, natatandaan mo ba yung araw na naligtas ka? Natatandaan mo ba yung joy? Kung yung joy na yan, kapatid, ngayon dahan-dahan ang nawala. This message is for you. Balik ka na. Balik ka na. Habang nakatayo, nakapikit at nakatungo. Let's all stand, please. Habang nakatungo at nakapikit, Pastor, yung mensahe po para sa akin,